Magandang umaga po uli sa ating lahat. At ngayon po pag-aaralan natin, kukunin po natin sa Book of Ephesians sa chapter 6. Simula po sa verse 5 hanggang sa verse 8 yung first part lamang. Ganito po yung nakasulat. Slaves, obey your earthly masters with deep respect and fear. Serve them sincerely as you would serve Christ. Try to please them all the time, not just when they are watching you. As slaves of Christ, do the will of God with all your heart. Work with enthusiasm. Doon po sa The Message version, nakasulat po doon, ang ganda, work with a smile on your face. Pwede mong ngitian yung katabi mo. As though you were working for the Lord rather than for people. Sa verse 8a, remember the Lord will reward each one of us for the good we do. So ang Diyos po ang magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ngayon, yung unang salita na ginamit ay slave. Ito po yung ginamit sa verse 5. Galing po yan actually sa Greek word na doulos. Ngayon, kung titingnan po natin yung mas malawak na kahulugan ng slave ay bond servant. Bond servant. Na ang ibig sabihin nga po ay a person who works in exchange for something. Sa ibang salita po, empleyado. At kabilang po tayo doon, ano? Tayong mga nasa light microfinance. Now, employment means that you have committed yourself to an occupation from which you derive your livelihood or your source of income. Ang ibig pong sabihin, binebenta natin ang ating oras sa ibang tao. Binibili nila yung oras natin kapalit po ng ating pagseserbisyo. Now, ang karaniwang tao po, ayon po sa pag-aaral, ay umuubos ng halos 100,000 hours sa kanyang buong buhay sa pagtatrabaho. At tinatantya po na ang isang tao na ang edad po ay 20 years old hanggang 60 years old, so a span of 40 years, nagtatrabaho po siya ng 40 hours per week, ay uubos naman po ng mahigit na one-third ng kanyang buhay sa pagtatrabaho. Ikatlong bahagi. So mahaba-haba. Ngayon, ang pag-aaralan po natin since New Year pa rin naman ay ilang questions para makapag-reflect tayo ano, sa ating trabaho, sa ating sarili. Questions for workers or questions for employees this New Year. Okay? So, puro tanong po ito. Hindi ko naman po kayo tatawagin. So, kayo na lang po ang sasagot. At ang isa pong tanong ay ito. At sana po sagutin po natin to ng with all honesty. Okay po? Nae-enjoy mo ba ang trabaho mo? O napipilitan ka lang? Sa totoo lang, excited ka ba sa work mo? O bored ka? Nababagot ka? Ngayon, kung nag-i-struggle ka sa iyong trabaho, siguro makakatulong sa iyo ang mga susunod pang mga tanong. Una, do you see your work as your ministry? Tanungin mo yung sarili mo and just be honest. Do you see your work as your ministry? Alam na alam naman po natin yung mission statement ng kumpanyang kinabibilangan natin, di po ba? And I quote, as a Christ-centered organization, we commit to serving communities by providing access to sustainable and inclusive developmental programs and services. Ngayon, dapat alam po natin to, hindi lang po sa ating isipan, kung hindi sa ating puso. Nakikita mo ba ang trabaho mo na kalooban ng Diyos sa buhay mo? Nakikita mo ba na ito'y isang mission field kung saan tinawag ka ng Diyos? Ano ang gusto mong makuha sa iyong trabaho? Gusto mo bang maging manggagawa ng Diyos sa kanyang mission field since our organization is Christ-centered? O sa totoo lang, sweldo lang talaga ang habol mo para may provide ang mga pangangailangan mo o pangangailangan ng pamilya mo? Nabasa ko po yung isang sinabi ni Orison Swett Marden. Pakinggan niyo pong mabuti. No one can make
a real masterpiece of life until he sees something infinitely greater in his vocation than bread and butter and shelter. So dapat higit pa po sa pagkain, higit pa po sa mga needs natin, ang talagang motive natin sa atin pong pagtatrabaho. Pag nakita at na-realize po natin na tayo'y tinawag ng Diyos sa trabahong ito, natitiyak ko pong sasamantalahin natin ang lahat ng opportunities para ibigay yung the best natin. Kasi kung hindi talaga natin na ibibigay yung the best natin, something is really wrong with us. Ano po? So sa halip na pinipilit mo lang ang sarili mo na mairaos yung maghapon para makauwi ka agad, nakikita mo ngayon yung mga opportunities na makapaglingkod sa Diyos at syempre sa mga tao sa paligid natin. Now honestly, proud at masaya ka ba sa ginagawa mo? At ibinibigay mo ba yung the best mo? Now, isa pa pang question, are you thankful for your job? Papasalamat ka ba at may trabaho ka? Isa po sa mga susi sa pagiging kontento sa isang trabaho and at the same time finding fulfillment in every area of your life is learning to be thankful for what you have been given. Pag thankful po tayo sa work natin, alam nyo, mas magiging masaya at magaan para sa atin ang trabaho. Hindi na siya nagiging trabaho eh. And of course, magiging mas productive po tayo sa ating ginagawa. At hindi mo magiging problema yung promotion. Siguradong darating yan sa tamang panahon. Basta magpatuloy ka lang sa pagbibigay ng the best mo in whatever capacity you have. Huwag po puro reklamo. I'm sure naman walang nagre-reklamo sa inyo, pero baka mamaya deep inside talagang puro reklamo ka na eh, no? At puro puna ka na. Magpasalamat ka at may trabaho ka. Dahil sa panahon natin ngayon, sa totoo lamang, marami ang nganga dahil walang trabaho. Hindi po ba? So magpasalamat tayo. Pasalamat tayo sa Panginoon. Pasalamat po tayo at binigyan tayo ng isang kumpanya na talagang who sees to it na pinangangalagaan yung atin pong welfare. May nagsabi po ng ganito, if you are not thankful for what you have, it is doubtful if you'll be thankful for what you will get. Nakuha niyo po yun? Kaya dapat ngayon pala magpasalamat ka. Ano man yung position mo sa trabaho, pasalamatan mo. Di ba? Maging grateful tayo, maging thankful po tayo. Pag meron tayong thankful heart, magkakaroon po tayo ng contentment, peace, at saka joy sa ating puso. Isa pa pong nabasa kong quotation ay galing po kay G.K. Chesterton. At ang sabi po niya ay ganito, when it comes to life, the critical thing is whether you take things for granted or take them with gratitude. Malaki po ang kaibahan nun. Minsan ba talagang pinapasalamatan natin yung ating position, yung ating trabaho, gano'n man to kaliit, o parang tinitake for granted na lang natin, di ba? We just go along the routine. Kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos sa ibinigay niyang trabaho sa iyo? Ito yung mga questions na dapat nating tanungin sa ating sarili, especially now na nagsisimula pa lang ang taon eh. Di ba? Kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos dahil sa trabaho mo? Pwede mo bang siyang pasalamatan ngayon? Di ba? Kahit deep inside your heart, pagising mo sa umaga, nagpapasalamat ka dahil may trabaho ka pa. Pasalamatan mo na rin yung mga kasamahan mo sa trabaho na katukatulong mo. Di ba? Be grateful kasi kasama mo sila. Pag matamlay ka, malungkot ka, nanghihina ka, nandi dyan sila para palakasin ka. Now, are you really a faithful worker? Are you really a faithful worker? Doon po sa Tagalog ng atin pong teksto sa Ephesians chapter 6 verses 5 to 7 naman, o sa aklat po ng Efeso sa Tagalog, nakasulat po na bilang mga bond servants o empleyado, manggagawa, ang ganito. Sundin nyo ang inyong mga amo rito sa lupa nang may katapatan, paggalang, at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran nyo.
Gawin niya ito ng kusang loob, hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Alam mo, nung nagtrabaho din po ako, marami po akong kasamahan na masipag kapag nandiyan si boss. Pag napadaan si boss, meron silang ibang ginagawa, titigil yan, kunwari may ginagawa. I hope hindi po tayo ganun. Diba, parang nagkukunwari tayo nun eh. Diba? Niloloko rin natin ang ating sarili. Lalo na ngayon, may CCTV sa opisina. Dapat talaga pinakikita natin whether may CCTV o wala, nagtatrabaho talaga tayo ng ayos. Kahit sa labas, ano po, maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. So there lies the very big difference. Pag ang mindset mo, naglilingkod ka sa Diyos at hindi sa tao, natitiyak ko dahil mahal mo ang Diyos at sumusunod ka sa Kanya at iba yung gantimpala ng Diyos sa gantimpala ng tao, dahil ang gantimpala ng tao temporal lang, whereas ang gantimpala ng Diyos ay eternal ang significance, babaguhin mo yung style mo sa pagtatrabaho, pag-iigihan mo, pagbubutihan mo. Sabi po ng isang Chinese proverb, if a man does only what is required of him, he is a slave. If a man does more than is required of him, he is a free man. Ang laki ng diferensya rin yan, di ba? Now, ang tanong ko sa atin uli ay ito. Proud ka ba talaga sa work mo? Nakikita ba ng mga kasamahan mo at ng mga taong nasa paligid mo ang katapatan mo sa iyong trabaho? Ikaw lang makakasagot niyan. Now, meron po akong isang kwento na gustong i-share sa inyo tungkol po sa isang inventor. Ano po? Ipinagmamalaki niya actualing i-alok yung kanyang na-inventong bulletproof vest sa isang Duke of Wellington. Sinabi niya sa duke na ito ay pwedeng magligtas ng kanyang buhay pag siya ay pinagtangkaan na patayin. So, tiningnan mabuti ng duke yung vest. Pagkatapos sinabi sa inventor na isuot mo yung vest para masubukan natin. Okay? Di sinuot niya. Pagkatapos tinawag ng duke yung isa niyang bodyguard at sabi itutok mo yung baril sa kanya at paputukan mo. Nung marinig po ito nung inventor, ay agad na kumaripas ng takbo. Sa madaling salita, siya mismo may duda dun sa quality ng kanyang tinrabaho. Tayo ba ay masasabi nating nandudun yung confidence natin sa quality ng trabahong ibinibigay natin? Alam nyo, sa totoo lamang po, dahil ako naman po yung nag-work din sa isang private firm, masasabi kong mapalad kayo. Sa totoo lamang, considering na nasa Batangas tayo, pero ang inyo pong rate ay Manila, mataas. Tapos napaka-generous ng kumpanya. Sa totoo lamang, di ba? Marami pong kumpanya ngayon, ginigipit ang kanilang mga empleyado. Hindi binibigay talaga yung dapat ibigay ayon sa batas sa kanilang empleyado. But you see, yung light, ibinibigay niya more than yung nararapat sa atin eh. At nakakatuwa yun. Kaya dapat talaga, pagbutihin nating mabuti yung ating work ethics. Pagbutihin nating mabuti yung ating ginagawa. Ano po? Para ma-compensate din. Matuwa din po sila. And at the same time, alam nga po natin na we are working not for human masters, but we are all working for the Lord. Now, nabasa ko rin po yung isang kwento patungkol po dun sa Sistine Chapel. Alam niyo naman po siguro yun, kung saan po talagang nagpinta si Michelangelo, isa pong kumbaga kilalang maestro with regards to painting. Pinintahan niya yon. Actually, nakahiga na po siya nung pinipintahan niya yung kisame nung pong Sistine Chapel. Ilang centuries na po yung nakaraan. So, napagkasunduan po na linisin kasi marami na pong dumi. Marami ng kumbaga dirt doon po sa kisame. So, habang nililinis po ito ng mga manggagawa, tinatanggal nila yung dumi, tinatanggal nila yung mga mantsang nag-build up, yung grime. Sa paglipas ng maraming taon, nagulat po sila. Kasi nung tinutungkab po nila yung dumi, na maingat, aba, natuklasan po nila na merong fingerprints doon na naiwan. Fingerprints ni Michelangelo na natakpan ng dumi. Anong point?
Nakita nila yung evidence na bahagi po ng identity ni Michelangelo, yung pintor na nanatili sa kanyang obra maestra. Anong ibig ko sabihin? Anong fingerprints ng ating buhay ang gusto nating makita sa ating naiwang trabaho? Alam mo, meron din akong alam na mga sikat na, limbawa, gumagawa ng mga bags or mga shoes, talagang nandudun yung kanilang pirma. Pinipirma nila, maging yung mga painters, di ba? Akong aware tayo, makikita mo sa bandang ilalim, pinipirmahan nila yon, yung mga paintings nila. Why? Kasi yun ang kanilang tatak. At marami mga paintings yung talagang milyon ang halaga pag in-auction, kasi nandudun yung pirma nung lumikha. Ngayon, ano kaya yung halaga ng ating iniiwan na trabaho? Ito yung mga questions na pwede po nating i-ponder, pag-isipang mabuti, i-meditate, para nang sa ganun makaroon po tayo ng guide sa trabaho ng ating pong ginagawa. Yun lamang po. Ano po, sana mapag-isipan po natin mabuti yun. Well, you see, this is also for your own good. Lalo na kapag ka talagang nakikita mong gagawin mong career ang trabaho mo ngayon. At marami na rin po akong nakita dahil seryoso sila at committed sila, dedicated sila sa kanilang trabaho. Ha? And I'm talking about LMI, ha? And even before. Alam nyo, yung mga dedicated, na-promote eh. Gumanda ang buhay nila eh. Diba? Kinilala sila, nagkaroon ng respeto ang tao sa kanila. From within the organization and without. Pero yung mga, sa totoo lang, yung mga papetiks-petiks lang sa kanilang ginagawa, yung mga pabanjing-banjing lang, yung mga hindi sineseryoso ang kanilang trabaho, hindi tumatagal. Hindi tumatagal. Kung hindi man sila kusang nagre-resign, pinagre-resign po sila. At ayaw natin mangyari yon, kasi babaunin natin yan eh, hanggang sa pagtanda natin. Of course, gusto natin makilala tayo na tayo'y masipag, tayo'y dedicated, talagang tayo committed, zealous tayo sa ating trabaho. Hindi yung sasabihin, wala. Tamad yan. Yung tipong ganun ba? Di ba? So, let's pray. Thank you, God. Lord, we bless you again and we thank you so much, my Lord, sa ipong itinuro sa amin, mga probing questions na dapat po naming sagutin personally. Mga tanong na dapat naming i-consider kung gusto po namin talagang makapaglingkod sa iyo na mayroong katapatan, ganun din naman sa kumpanyang kinabibilangan po namin. Maraming salamat po sapagkat batid namin na kami po ibinigyan mo ng abilidad. Binigyan mo po kami ng runong at ng talento para gawin yung nararapat naming gawin. Naniniwala po ako, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay pinili mo para paglingkod through Light Microfinance Incorporated. Kaya dalangin ko po, Panginoon, maging watchful po kami dun sa mga temptations, maging masunurin kami sa ipinapagawa sa amin ang aming mga nakatataas. At Lord, dalangin din po namin yung pagkakaisa, yung unity sa workplace namin. Dalangin po namin, O Diyos, na Ikaw ang laging manguna sa amin, Ikaw ang laging gumabay sa amin, Ikaw ang lagi, Panginoon, magbigay sa amin ng karunungan, maging ng mahabang pasensya para nang sa ganun ay maganap namin yung amin pong tungkulin. We thank you. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin, especially nasa field. Lord God, si Ma'am Melay, ingatan mo po siya, Panginoon, pagalingin mo ang kanyang buong sambahayan at nang makabalik po siya agad sa kanya pong paglilingkod through LMI. Ganun din po si Ma'am Jen, Panginoon. Ano man po yung kanyang problema, ano man yung kanyang sakit, kung meron man, ito po, Panginoon, ay pagalingin mo. Salamat po ng marami, pakaingatan mo nga po kami, pakabalutan mo kami ng buhay at banal na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesus mula po sa pestilence na ito, ang COVID. Again, bless each one of us, I pray, and in Jesus' name, amen, and amen, and amen. Maraming salamat po. I hope po ay meron po tayong natutunan at pag-iisipan. Ano po? So, God bless us all. Taas po natin yung ating mga kamay towards heaven again, please. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you. And the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom.